Hi beautiful people, hello kagalgalans out there. Kasama po natin ang isang nakakaliw at nakaka-GVGV lang na eksena. Nandito po sa aking tabi, si Bea Enriquez, better known as Eme! Hi Eme! Eme! Hello mga kagalgalans! Yan ang iyong tagline eh, no? Yang Eme! Saan ito nagsimula? Nagsimula ito nung pandemic kasi nga hindi tayo makalabas, so parang medyo malungkot yung mga tao sa bahay nila. So nag-start ako gumawa ng mga videos nung pandemic, tapos gusto ko lang happy-happy, so every videos I take it as a joke. Kaya nag-start yung Eme, kasi yung Eme, ibig sabihin nun for me, joke. Parang Eme, Eme lang, ganon. How does it feel naman for you na ang dami rin gumagaya ng sa ngayon ng mga Eme, Eme, and puro lahat ay Eme na rin, di ba? Parang sa'yo nag-start yan eh. Masaya naman po kasi yung iba na-acknowledge yung work, tapos school. Yung iba, parang ang dami na ding mga, tawag dito, ang dami na ding mga papuri, mga appreciation na mini-message sa akin na ginagaya nila yung Eme. So, I'm so very happy na na-appreciate nila ako. You have a lot of videos. Paragi kang active sa mga videos at mga kung saan-saan. Why? Ano nakukuha mo rito? The main root of my videos is to promote body positivity, motivation, inspiration to others. Kasi doon naman po talaga ako nag-start sa Facebook. Giving motivation to plus size communities na if I can, kaya din nila. First, let's talk about, you're talking about body positivity. Bakit? May mga chances ba na double kill ang lahat because you're a trans? Tapos, di ba yung body negativity that you are talking about? Meron bang mga chances of like that? Marami, ever since, siguro simula nung pagkabata pa lang ako, I experienced na body shaming, ganyan, giving names sa akin, like chocolate, dambo, kung sino-sino. So, ayoko na maipasa sa new generations yung mga na-experience ko before. So, I, as much as possible, gusto ko sila ma-inspired from me na wag nila pansinin yung mga bagay-bagay na tingin nila makakasira sa kanila kasi hindi yun hadlang para magtagumpay sila sa buhay nila. Ibig sabihin, kahit na may mga batikos na ganun, hindi ibig sabihin yun ang totalidad ng iyong personality. So for me, tinitake ko na lang yun as a compliment, as a body positivity. Instead na itake ko siya negative, madidepress ako, ma-anxiety ako. So, I take that as a positive na lang all through this year. So, what I like about you is that dead maka eh, no? Talagang crop top, tapos yung mga dresses tala you wanted to wear. Wala kang pakialam kung medyo plus size tayo, di ba? You're loving your body so much, di ba? Masarap naman talagang kumain. Totoo. Diba? Totoo. Bakit, ano ba paborito mong kinakain? Before, pinaka-favorite ko yung beef steak na luto ng mami ko. But now, lahat. Hindi ako choosy. Na kahit ano. Pero healthy ka pa naman. I mean, healthy naman si Bea. I'll make sure kahit once a day, naggagawa ko ng household chores. Kailangan natin, of course, to perspire para naman hindi na-stack yung mga, sabi nga lang, taba-taba and cholesterol. What is it to inspire everybody? Ano yung notion? Kasi when I'm doing Facebook, yung mga plus size community na yung mga bagong silang, yung mga bagong silang na plus size na katulad ko, they look up to me how I compose myself, how I love myself, kung paano ko manamit, kung paano yung confidence ko on social media. Parang mini-message nila ako, Mami, ikaw yung nilulook up ko kasi because of you, nag-build yung confidence ko. Parang ganyan. So, parang nakaka-touch lang na may bunga din yung mga pinagagawa ko kasi may nakaka-appreciate agad. Ang ibig sabihin, kasi diba kahit walang limit, yung pag gusto mo magdamit, whatever dress that you wanted to wear, idamit mo lang. Pag hindi ka pasok sa standards ng karamihan, they always, lagi kanila talagang i-discriminate, ibubuli, kahit anong gawin mo. So, ako, dead ma lang. At sa huli, katawan mo naman yon. Kasi people always judge you no matter how presentable you are, kung
kalaswaba yung suot mo. Kahit anong suotin mo, people will always judge you. So, kaya ang sinasabi ko sa sarili ko, gawin ko yung gusto ko. Kasi at the end of the day, yung buhay maikli lang. Bukas, baka bukas hindi na ako makapagsuot ng crop top. Eh, bakit hindi ko pa gawin ngayon? So, parang ganun lang. So, it's your life. Do whatever you want. Your life, your rules. Oh, yeah. Parang ganun, yeah. And then, you talked about motivation. What is that about motivation? Yung I keep motivating them pa din talaga na it's reciprocation for us na I get some motivation to them also na keep going kasi you have a lot to marami ka na inspired na kagaya namin. Parang ganun. They gave me motivation and I gave them motivation also. Parang nagre-reciprocate yung system namin na mga plus size community. Sabi mo kanina, marami ang namomotivate at nai-inspire sa'yo. Ano ang gusto mong sabihin sa ating mga kagakatulad mo na medyo plus size? Na trans or mga part of LGBT na nakakaranas nga ng mga batikos, double kill nga ang sabi. Iba-iba kasi tayo ng coping mechanism about that eh. Pero kung ako lang ha, tapos kung we have the same personality, ang number one ko sasabihin sa kanya, Dedma. Kasi lumaban ka o hindi, marami pa rin silang sasabihin sa'yo. So, save your energy dun sa bagay na makabuluhan. Kasi kung papatol ka na ng papatol, wala ka naman magigain eh. Parang lalo ka lang nilang aasarin. Wag mo sila bigyan ng dahilan para lalo ka nilang asarin. Parang hayaan natin sila, deadmahin natin sila. At the end of the day, make your personality bigger than your size.